i-pick, kailangan i-pick off sa marks on isang specific team. So kailangan niya pinpointin ito, which is si Unseen, palang umahawak ng Natalia dito. Yes, and right now makikita naman natin both teams are going for the 1-3-1 lineup, pero I think Sunsparks right now hindi sila nag-buff kagad. Instead, they're going for the first wave of minions. Kasi kung hindi nyo alam, guys, ang unang dalawang catapult minion, which is yung tumitira ng arrow na yan, yung malalaking yan, malaki yung bigay na XP niyan the first two wave. So kailangan talaga ma-maximize ng isang cloth. Habang pagdating niya dito, binawasan na ni Rafflesia yung red buff dito. So this maximizing, di napansin yun, na-pick off dito si Grid. That's a quick kill for the side of Ulvl and trying to check ang kanilang blue buff dito. Invade for the side of Ulvl going in. Edyo kanil Motra, Flesia flicker out. That's an ejector. JP medyo napupulado dito. BMI out as well. Pero magandang nakuha for the side of Ulvl. Yes, and basic nga doon yung nakakuha ng blue buff natin. Pero right now, Death Tira to go. Naku po! Ang ganda naman talaga ng pagkaharang doon ni paring Rafflesia just to cover up for Grid doon. Kasi kung hindi, na-ejector na papunta sa likod yung ating Kaja doon. Oo, na-cheese sila doon kung sakasakali. And look at the level. Still, humahabol dito ang Sunsparks from the recent snatch sa kanila. Level 4 na si JP dito. Going in, very aggressive. Si Free siya mga sir, and LVJ, a king, having ang kanyang championship Esmeralda rin. And tumilim na nga dito, focus fire dito, habang wala pang pang-snatch si Grid dito. Grid will fall as well as Rafflesia, 0-3 in favor of Ulvl. Yes, right now Ulvl is doing really, really, really good. Especially dito si and yung ating na they know who to pick off during team fights. Kaya naman talagang na-utilize sila ang two assassin lineup nila. And right now, they are going for the first, the third tier turret on the top side. Kung titignan mo ang ginagawa na Ulvl dito is habang wala pang level 4 si Grid, binabangga nila ng binabangga dito. Kinukuha na nila ng kills, iniikutan na nila na iniikutan. Kasi once na nag-level 4 yan, magdadalawang isip ka na pasukin. There you go, Escanor against Skill Wash. One-on-one with a great one. Disengage na muna. And tignan natin kung ano nga mangyari dito. 0-3 ang kalamangan dito. Around 1,400 for Ulvl. And right now, makikita naman natin the level of Hellcurt is ahead of JP. So I think JP will currently have most of the problems ngayon kasi dalawa yung pwede mag-pick up sa kanya during the team fights. It is Hellcurt and Natalia. Unang-una Natalia may silence. Hellcurt may silence. Dagdag mo pa yung kanyang petrify dito. Kaya naman talagang mga problema ang isang marksman during a team fight. Let's see. Johed pumapasok dito against Killwash. Going in, that's three-man rotation. Yep. Three-man rotation for the side of Ulvl, zoning out, giving the information kung nasa na possible or potential danger dito. Tamang kalmot. And still, a good exchange for Sunsparks. Nakakuha nila mid-turret dito ng Ulvl. But right now lamang ang team Ulvl on terms of turret takedowns. Kasi nga dalawa na yun, nakuha nilang lane dito. And look at Natalia. Talaga na mga ikot kong ikot. And pinapakita niya sa mga kakampi niya yung current location sa kalaban. Pero speaking of current location, sa pabungol dito na kay LVJ, medyo delikado. Please siya tatalo na. Inactivated. Joy, hindi muna. Disengage lang, sir. Bawal lumabas. Hindi ka pwede lumabas sa damo, kundi makikita ka. Oo, okay. Kasi may batas nga yung damo. Pero pag inayos mo, pwede ka na lumabas. Inayos na dito ni Rafflesia. There go. Tumalo na dito. Nagkatalunan ng dalawa dito. Deb, half HP down. Disengage na muna. Finocus fire lang nila. That's a zone potential or a zoning strategy ang pinakita dito ng Ulvl para makuha ang turret dun sa top side ng Sunsparks. Yes, right now Sunsparks having a very huge problem. Look at that. Speaking of very huge problem, the damage is real. Deb with the ultimate, Rafflesia! Naku po! Nilinis siya sa Hag! Killwash with the Jit Kundo, Way of the Dragon will connect and that would secure the kill for JP. JP, actually that was a very good deed
galing dito kay Kilowash, instead of taking the kill, talaga namang binigay niya na lang kay JP na naka-bounty. Kumbaga, pag 3 points mo, hindi ka na lumingon eh. Di-depend, balik-depensa na. Ang ganda-ganda pinakita. Look at the item, guys. Going for the Demon Hunter pa ata itong si JP habang BOD naman. BOD. Itong si Hellcurt, Blade of Despair. Grabe, no, medyo nahihirapan talaga dito ang Team Sunsparks na labanan. Ang double silence lock na lineup ng Team Ulvl, and right now, Delgado na naman nakalagayan dito ni KLBJ sa top, but Greed is there to protect, chasing away Deb, pero Deb comes. Uy, talaga naman siya ang nahila doon sa lubaw. Morris Tarmon will connect, but the silence is there. Pichu! Naku po! What a notice coming from our championship! Kupra and the knock-up is there! Whip the Dragon for kill, will secure another kill, and that would be the reason for Team Sunsparks' takedown on this third, first tier threat on the top. Actually, yung decision dun ng ni Deb, dun sa ganung part, okay. Kasi alam ko, magpadilim eh. Ayun o, trying to catch this right after mahuli, nagpadilim sila. Ang problema dun, pagpasok niya, ang dami pala. Oh, maganda yung play, the play is there, pero it's a trap. Diba, alam na nila yung play, sabi ng Sunsparks, sige, hayaan mo magpadilim, magdikit-dikit tayo. Pag talon niya, sabi niya, lah, mali pala ako ng pinasukan na liga. Diba? Very wrong pala set, ako doon, very wrong. The setup is very good for you level, pero the trap, nalakalapag na, kumbaga. Yes, and right now, nako, parang propin, nakakahabol ng Team Sunsparks, and Rafflesia once again, the ultimate, you believe, connect, the supporting star morning death, ultimate coming from the Hellcurt. Scalor! Coming from that new level, medyo nahila dito, Chu, very low on HP, still trying to run away, but the Jitman though, well, actually, Kufra will connect right here and there, and that is the reason why Chu was taken down once again. Parang probably, malaking problema to para sa team new level. 6-4 in favor of Sunsparks, biglang bumago or biglang nagkaroon ng momentum Sunsparks. Look at the turret. 3 ang ating objective, pero the position of turret na basag ang mid dito ng Ulvl, which is medyo delicate. Ang layo nang haabulin nila sa mid. Dire-diretso lang yung tawid ng minions dito ng Sunsparks. Yes, paring Prof B, what is good about Sunsparks ngayon is talaga nag-aabang sila sa loob ng isang bush na inaantay nilang i-face check ni Unseen. The ones na face na ni Unseen, talaga namang magugulat na lang kasi dalawa hanggang tatlo yung laman ng bush na yun. And there you go, the knock-up plus the yakap. Look at that, Deb. And napakaganda ng pick-up dito. Oh, you. Well, Deb will 2-4-2 exchange. Look, let's make it 3. Ang dami, Pulado flicker out muna dito. Unseen, hinahabol dito ni The King, ni KLBJ. The knock-up coming from Rafflesia. And 4-man down for the side of Ulvl. Iba talaga ang kalibre dito ng isang championship Kupra. Talaga namang sinato niya, calculated kung calculated niya yung pagtalo niya just to secure the kill from Unseen. Oh, grabe. Tsaka, delikado sila dito, ano, Baymax. 10-6 ang ating score. Kung titignan mo, kill participation dito ni JP is 100%. 100%. Having that the 10 points of Sunsparks, 8 assists siya doon, then 2 kills. Pero hindi pa siya namamatay. It means na yung farm niya dito, tuloy-tuloy lang, nakakaikot siya dito. Hindi, medyo lumabang or lalawak ang lamang dito ng Sunsparks pag nagpatuloy pa to. Eto, pinapakita dito ngayon no, ng Sunsparks yung nga pinagkaiba no, ng playstyle ng isang veteran hunter na Claude sa isang bounty hunter na Claude. Kasi ang isang bounty hunter na Claude talaga dapat pasama sa mga teamfight tulad nga ng ginagawa dito ni JP. Oo, kumbaga, Ulvl. And there you go. We'll resume sa ating laro. Score natin 10-6 in favor of Sunsparks. Pero look at that. Grabe prediction dito ha ni Kilowash. Alam niya, natatalo na siya na silence the flicker. Talaga naman, blazing naiwasan niya dito. Oop, blazing duet will connect. Pero hindi niya kakayanin under 2 turret dito si Uranus. But on the bottom side, Kilowash will they be picked defend. Off. Oh, they need to defend dito kasi apat yung member dito pero talaga naman mapapauwi lang sila kasi akala din siguro nila tutuloy din ang push yung Sunsparks sa taas. Now, the question here, Baymax, is ilan yung ha-ha-ha ni Hellcurt pag nag-alo siya, Darkness Knight? Tatlo. Tatlo? Tatlo. Tatlo ba, guys?
Pa-i-comment niya kung ilay, ha ha ha. Sabi nila, di ba, hindi ko sure, ha? Pero ikaw, ikaw na pumila ka. Tatlo, pero nako po, nahuli na naman dito si Unseen, which is yung Natalia natin, but mabubugaw dito nung ating Natalia, si Raflisha. But right now, JP, Dricado yung pwestuhan dito. Dev, the ultimate, pero Kaja will secure another kill for JP. Or instead, Giel VJ na po, Dricado talaga. Yung kalagayan niya ng U11, the Lord is now up for grabs and is being taken by Team Sunsparks. Pero Chu, oh my god, na face check siya rito. Dricado yung kalagayan niya. Giel VJ dito would be chased out away of the Lord. Kasi nga naman medyo may kasakitan din. Uy, damage dito, Stacey, pero... Grabe naman dito yung dodge mechanics. JP, the ultimate blazing duet, but Grid will secure the kill kasi nga merong smoke dito yung ating Natalia. And there go the knockup naman coming from the side of Rafli. Look at the zone out going in. Masyadong maasim dito. The sour moves coming from Kel VJ. Grabe. And the reset. Na-reset ang Lord dito. Makakahabol pa kaya ang U-level going against a level 1 Lord? And I don't think so. The zone out potential coming from Rafli siya. Alam mo, iba ang ganda talaga nung pag-zone out ni Raflisha dito, every, ang lakas nung pakiramdam niya, na feeling ko may hero dito, which is na face check niya kanina si Hellcurt. Oo. Tapos, kanina sa taas, kukuha sana, sisingit ata, si Deb, na face check na naman. Diba ba? Oo, oh, grabe nga talaga ano pa eh. Para tong si Spider-Man eh, no? Malakas yung sense eh. No, si ano eh. Iba yan, si Raflisha, grabe. Si Kung Free siya yan. Sabi nga dito ni Shinko, para mas ma-master mo yung hero mo to the point na kamukha mo na siya. Siya gali kay Shinko na. Ganon-ganon katindi. Ganon katindi yan si, ano, si Raflisha. And going in mga sir with the Lord. Kung as far sila dito, I think dito sa mid turret, wala ko nakikita nga potential pigil sa ganitong movement coming from Grid. Napaganda ng flicker in. May follow-up pa atang talunto. Ayun na nga sinasabi na setup is there. Sabay tulak kabigin. Ako si Deb! Nakatalo na wave the dragon palabas dito sa base. Deb will fall. And the turret as well sa top lane. Diretso na nila itong mid. What? And wala pang kasagutan. Where's the defense? Chu! And you delegates na naman. Chu as well. Another one. Tapalun na naman. Makakukuha na naman sila dito ng dalawang hero. Kapalit isa. Pero the damage or the main damager ng Sunsparks ay nandun pa rin, which is si JP. Yes, and right now, nakapagdam mo naman talaga naman mamatay pa. Sa baba yung ating Uranus with Wave Dragon combo plus yung Heaven's Judgment natin dito. JP still not, cannot end the game kasi wala silang minions. But right now, talaga naman clear wave kung clear wave. Ultimate has been used just to clear up the waves and now they're trying to end. But Deb will throw dito si Kilowash inside. JP very low on HP pero may immortality. But the game will now end and that is the 2-0 victory for Team Sunsparks.